Hi guys, this is Abby and welcome to my channel. So, ito na nga, nakapag-decide na ako na gumawa na ng YouTube channel ko and upload some videos to share my journey and some guides and tips kung paano ako nag-apply dito sa Canada and paano yung game proseso, ano yung buhay dito, ano yung pwedeng maging trabaho, like that. Kung ano yung mga usually na katanungan ninyo, I will try my best na masagot ito at matulungan kayo sa journey nyo din, sarili nyong journey dito sa Canada. So, I think a year ago, ay na-receive na namin yung pinakahintay na namin na result, which is approved nga kami, and we can finally go here in Canada after a very very long process. So sa mga nakilala sa akin, sa family ko and sa friends ko, they know kung ano yung naging proseso itong pangarap na to na makapunta sa Canada and makapagsimula ng panibagong career, start new life, and para mapaghandaan na rin ng future and matulungan ng family. So, ayun nga, itong mga panahon na to, a year ago, is sobrang saya. Until now, saya naman, kasi we're in the process of achieving our dreams, kahit na it's still a long process and mahirap pero kakayanin, kasi wala namang madali, diba? Lahat ng pangarap ay kailangan mong pagtabawuhan, hindi lang yun basta-basta ibibigay ni Lord, kailangan mo rin mag-work hard. So yun nga, and finally we're here and we're celebrating today our first year here in Canada. Later on, nakikita nyo yung some of the clips, kung ano yung mga ginagawa namin dito sa school, dito sa work, sa kung ano yung naging buhay namin dito from the past year. Wala naman siyang masyadong ganap kasi ang buhay lang namin dito ay school, bahay, and work. And minsan lang kami makalabas. At kung lalabas man kami ay hindi para gumala or mamasyal or anuman mag-shopping. Hindi. Ang ginagawa lang namin pag lumalabas kami is para mamili ng mga pagkain na pwede namin i-stock dito pang matagalan. Kasi kung na-follow nyo na rin yung Facebook page ko and nakita nyo na rin yung iba kong vlogs about dito sa New Brunswick, and kung nakapag-research na rin kayo about New Brunswick, especially dito sa St. Andrews, ay wala ditong mall. Iisa lang grocery store at maliit lang din. And ilan lang yung mga restaurant, isang school, college, meron ding pang grade school, and yon mga hotel, mga inns, yun lang. Kasi ang St. Andrews ay parang tourist destination. Sikat siya pag summer dito. So yun, wala kaming masyadong pwedeng gawin dito. Kaya pag off kami, ano lang, pahinga lang talaga, or kung lalabas man kami is just to unwind, tumingin sa, i-appreciate yung nature, kasi yun lang talaga meron dito, dagat, puno, walang building, yun. And kung lalabas kami, kailangan ng sasakyan, so minsan lang din kami makalabas kapag may kakilala kami, may katrabaho or kaibigan na mag-o-offer ng ride para pumunta sa city at bilhin kung ano yung kailangan namin. So,
yun, napakasimple ng buhay dito sa Canada. I mean, dito sa St. Andrews. Kaya, tingin ko, pag dumating kayo dito, sobra talaga kayo maninibago. Tulad namin, nung dumating kami dito, sobrang, yun, naramdaman ko talaga yung culture shock. Kasi, hindi ko ina-expect na ganito pala yun. Ganito lang pala kaliit yun. Ganito lang pala yun. And, pero, sa pagtagal, tagal-tagal naman ng panahon, is na-appreciate naman namin yung itong town na to kasi sobrang, ano, kahit maliit siya, sobrang nakatipid kami. And, maraming mga tao, I mean, konti yung tao dito, pero maraming, willing tumulong sa'yo, lalo sa mga international student, and hindi ka nila pababayaan. I think that's one of the good things sa small community is kilala ka nila. I mean, hindi ka naman nila talagang kilalang kilala, pero familiar yung face mo sa kanila. Ganun ka din, parang matatandaan mo na lang kasi kakaunti lang naman ng mga tao dito. So, naalala ko din yung first few days namin dito, St. Andrews, is dumating kami dito na ang accommodation lang namin is Airbnb for, I think, 3 to 4 days. And wala talaga kaming makitang apartment. Na alala ko noon, kasama ko yung mga kaibigan ko, is nagbahay-bahay kami at nagtanong kami kung pwede ba kaming mangupahan sa kanila. And sad to say, hindi, kasi sobrang puno na talaga. Late na kami dumating dito at late na rin kami nakapag-settle ng accommodation. So, bus na. Kasi, yun nga, maliit yung community na to. Iilan lang din yung apartment. And, kilala pa to as a tourist destination. So, nung time na yun, marami pang mga turista dito na nag-occupy ng mga apartment. So, ayun, siguro after class ay nagbahay-bahay kami. Habang umuulan ay kumatok kami sa mga pintuan ng mga bahay dito. And na-feel naman namin na gusto nila kaming tulungan. Pero ayun nga, kahit gusto man nila tumulong, wala talaga silang pwedeng offer kasi puno na. Wala nang apartment. So ayun, yung mga time na yon, yung first week ko dito is I think second thought. Nagdalawang isip ako na tama ba yung naging decision ko na pumunta dito, na masyado ba akong naging taas ba yung pangarap ko masyado na na minadali kong pumunta dito, hindi pa totally ready talaga lahat. Hindi, parang yun lang, nag-apply lang ako, tapos bahala na, ganun. Hindi ko siya napaghandaan masyado. Yung pagdating dito, hindi ko napaghandaan masyado. Pero, ayun, hindi ko rin, syempre, sinabi sa family ko na ganun na yung naramdaman ko na, yun, yung pagdating talaga ramdam mo na yung hirap. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng sumuko, nandito ka na. So, bawal matras, kaya tuloy lang. And, good thing is, kasabay, nung nag-apply kami, is, yung hotel dito is may residence para sa mga employees nila. So, yun nga, nag-apply kami, and luckily, thank you Lord, na tanggap kami. Kasabay nun ay may bahay na rin kami. May apartment na. So, yun, dito kami nakatira ngayon for a year now. And isa to sa mga napakalaking tulong nito dahil nakatipid kami. And ayun, nagkaroon kami ng tirahan kahit dorm type. Marami kang ka-share dito na yun, mga nagtatrabaho din dito sa hotel. Pero yun nga,
ibang magplano si Lord. So, akala nyo, kung ngayon nahihirapan kayo, mag-pray lang kayo. And magtiwala lang kayo kay Lord na hindi niya tayo pababayaan. So, kung ano man yung mga plano natin, mag-workout man o hindi, surrender nyo na lang kay Lord kasi yung plano niya is much better than our plans. So, yun nga. And I think that's it. So, ayun lang muna yung isi-share ko. And I will upload soon about some of the frequently asked questions. So, kung mga nag-follow na rin sa Facebook page ko, which is Adventures with AG, may kita nyo doon yung iba kong posts about here in Kaladami Journey. And I uploaded the frequently asked questions. So, yung mga sagot ko doon is medyo ano lang, maikse. So, on next video, I will try to answer more about those questions para mas maging malinaw para sa inyo. So, ayun, thank you for watching, and I hope you like it, and please subscribe to my channel. Thank you!